Magandang araw mga kapunto! Ako po yung nare ng Bayan Marellao. Siyempre, kasama natin ang ating kapunto, ang ating abogado de campanilla, walang iba kundi si Attorney Noel Del Prado. Magandang umaga, tanghali, gabi sa'yo para sa ating mga tagapakinig, tagapanood all over the world. Hi, Attorney! Hi, Mare. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapunto. So, eto na ang ating pag-uusapan ngayon. Sasabihin kong ito'y isang napakagandang batas, pero madalas ito ang inaabusong batas. Ayan, ito po ang RA 9262, ang VAWSI or tinatawag na Violence Against Women and Children. Pagtanungan muna natin si Attorney. Attorney, ano nga ba itong VAWSI na ito? Mare, ito kasi yung batas na nagbibigay ng dagdag na proteksyon sa ating mga kababaihan at kasama na dito rin yung pagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga anak. At ito ay hindi lamang para doon sa mga babaeng kasal sa kanilang pinakasama, kung hindi pati yung mga babae na nagkaroon ng relasyon. At malawakan yung sakop dito kahit na yan ay dating, sexual relationship, sakop yan dito, Mare. Alright, so pwede ditong ang magre-reklamo ay yung babaeng asawa, pwede. Babaeng kinakasama. Yes. Okay. Pwede at, rin yung former wife, dati ng asawa. Dating asawa, or ito yung mga anak sa legal at anak sa labas. Tama ba ako? Merong proteksyon sa lahat ng uri ng pang-aabuso. At dito rin unang isinabatas yung tinatawag nating economic abuse na wala yan dati sa lumang batas. Okay. So, ibig sabihin, ang dinedemanda mo dito, yung lalaki lamang. Tama yes, ba ako? Karaniwan. Karaniwan. Ano yung di pangkaraniwan? Kasi minsan, Marin, at ito ay nakita natin sa practice, nakakakuha ng tinatawag na temporary or permanent protection order yung asawang lalaki laban doon sa kanyang asawang babae. Pero medyo exceptional yung circumstances doon kung saan minsan napatutunayan na yung babae ang nang-aabuso. Alright, Attorney, itong RA 9262 na ito, no, ano-ano ang mga violations? Kasi nga nasabi, violence against women and children. So, ang kaagad na naiisip ko, karahasan. So, anong mga karahasan ang pwedeng masaklaw ng batas na ito, Attorney? Okay. Yung unang uri, yung karaniwan, yung physical na karahasan o physical violence. Ikalawa, yung tinatawag na sexual violence o yung pananakit o pang-abuso na may aspetong sexual. Ikatlo, yung psychological violence, yung hindi ginagamitan ng physical na dahas pero ginagamitan ng psychological o emotional na dahas o pang-aabuso. At yung ikaapat, yung pinakabago mare, yung tinatawag na economic abuse o yung paggamit doon sa kapangyarihan ng pera o ekonomikong lakas para pasunurin yung babae. Halimbawa, yung pagkuha ng ATM ng asawang babae o kaya yung pagbabawal sa babae na magtrabaho o kaya yung hindi pagbibigay ng suporta at pagbabanta na hindi magbibigay ng suporta o kaya, Mare, yung pagbibigay ng suporta na sadyang kulang. Yan ay economic abuse din. Wow! Naku, napalawak pala yung economic abuse, ha? Pati pala yung pagkuha mo ng ATM sa asawa mo at hindi pagbibigay sa kanya ng saktong budget, for example, for the family, is part of that economic abuse. Sige, magbigay tayo ng mga examples yan. Attorney, example, ako ang asawa, ayokong makipagtalik ngayon sa asawa ko. Pinipilit niya ako. Oo, yan pala ay isang violation din. Oo, Mare. At meron na rin tayong mas naunang batas dyan, yung Anti-Rape Act. Kung ayaw mong makipagtalik sa asawa mo, hindi ka niya maaaring pinitin. Maaari ka rin magkaso ng rape bukod pa dito sa hiwalay na kaso ng nakaso na ito. So ano naman ang mangyayari doon sa naging akusado? For example, napatunayan na ito ay may violation nga, no? Is this a criminal offense? Pwede bang makulong ang isang akusado dito? Oo, Mare. May kulong ito. At medyo
dahil bagong batas ito, medyo mataas yung parusang pagkakulong. Kung di ako nagkakamali, depende sa violation niya, pwede siya makulong mula 6 hanggang 12 hanggang mas mataas pang taon ng pagkakulong. At maaari dito, hindi kalaunan o hindi katagalan pa, mayroong isang nakatulan ng psychological abuse dahil siya ay nangaliwa. Dahil yung marital infidelity ay isa sa mga nakalista dito bilang isang uri ng psychological abuse. Okay. At yun ay nakarating pa sa Korte Suprema. Oo. At pinagsibay ng Korte Suprema. Pero alam nyo mga kapunto, magandang alam natin ito. Pero maganda rin na hindi natin kusugin ito. Dahil sa totoo lang po, sa panahon natin ngayon, hindi lang mga lalaki ang nananakit. Merong mga pagkakataon naririnig ko rin na ang babae ang nananakit. Ito naman ay panukala lamang po ito ng ibang mga mambabatas na gawin ng patas, no? Hindi lamang sa lalaki, kundi pati sa babae, at hindi lamang sa mag-asawa or sa kasal na lalaki at babae, pwede rin ito sa lalaki at sa lalaki at sa babae at sa babae, no? Ito yung mga panukala pa lamang. Pero magandang pag-usapan na rin natin to. Pero siguro, attorney, sa aking palagay, no? Ikaw siguro magpunto ka dito ng iyong personal na opinion. Ikaw, ano ang personal opinion mo sa ganitong klaseng bawsi? Paano nga ba maiiwasan ang bawsi, attorney? Mare, dito ang nasa buod ng batas ay yung paggalang sa tao, babae ka man o lalaki. Dapat hindi naargabyado ang isa't isa. Kaya nga, yung kautusan o kahingian ng batas ay laging igalang yung pagkatao ng iyong kasama o asawa. Kasi kung mayroong paggalang, hindi na kayo hahantong sa masasakit na salita o sakitang pisikal. Dahil kung kinikilala mo ang halaga at dangal ng iyong minamahal o dating minamahal, sa tingin ko maiiwasan itong ganitong mga pananakit at pang-aabuso. Ayan. Ako naman, dako mga kapunto, ganito lamang yan. Wala ko sa antas ng yaman ang karakter ng tao. Wala ho yan sa taas ng edukasyon. Dapat ho yan nasa tao mismo. Mag-asal tao, rumispeto, huwag mag-asal hayop. Yun lang naman yun eh, napakasimple. Kung merong hindi pinagkakaunawaan, there are times, no, talagang minsan mainit yung kanilang pag-uusap, it would be best na yung isa muna ay umalis at bumalik na lang pag yan ay, you know, tahimik na ang mundo. At may mga pagkakataon din po kasi sa mag-asawa, sa magkasyota, magkajowa, di ba? Hindi maiiwasan ang talagang arguments sa isa't isa. Kung merong kayong tendencies o merong kayong sabihin mo ng talagang mainit ang mga ungli ninyo, no? Or talagang may tendency ka na talagang pag ikaw nagiinit, nagsasalita ka ng di maganda, o kaya naman ay nambabato ka, ay nananakit ka, I think you have to seek for professional help or kahit na kaibigan, yes, a churchmate, para at least maiwasan yung ganitong mga kaso. Ito pong klaseng kaso na ito ay family issues. Isang mahal mo, isang minahal mo, at mahal mo pa rin kasalukuyan. So, dapat itong mga ganitong klaseng kaso, we have to learn, no? We have to learn, mga kapunto, na sana, bago kayo manakit, tingnan nyo muna yung mga pinagsamahan nyo dati. Dahil I'm sure, attorney, no? Itong kasong kasi ito ay may pagmamahal dati, eh. Diba? Kaya nga nabuo ang isang pagsasama, kaya nga nabuo ang mga bata dahil may pagmamahal. Yun muna sana ang maging basihan. Well, anyway, mga kapunto, sana po'y marami kayong natutunan sa amin ngayon ni Attorney Noel Del Prato. Attorney, your parting words? Oo. Tungkol dito sa vowsy, tandaan po natin, no excuse to abuse. At kung wala na kayong mga sumpungan, wala na kayong mahanapan ng tulong, pwede po kayo dito mag-iwan ng inyong contact information para makapagbigay po kami ng paunang gabay. Kami po ni Mare, Attorney Noel Del Prado, dito sa Puntong Legal. Ayan. At muli po, ako po'y nagpapaalala sa inyo, alamin ang batas para tayo po ay maproteksyonan. Ako po muli, ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hanggang susunod na araw, mga kapunto, sabay-sabay tayong malaman ang tamang kaalaman. Ayan, tamang kaalaman dapat. Muli po, ito ang Puntong Legal. Bye everyone! Thank you!